Mga pamilya, ngayong araw, kakamustahin natin ang former Adamson Falcon at isang first ang one-time PBA champion na si Jericho Cruz ng LX Road Warriors. Isa, ito ho ang presidente ng mga masyado. masyado. Hindi, pre, kamusta ka pre ngayon, pre? Magkalapit lang tayo, di tayo nagkikita. Oo nga, ito, nasa bahay lang, spending time with my family lang, tapos naglilinis ng bahay. As much as possible, hindi ako lumalabas eh. Kaya, yun. Okay naman ako. Hindi, sorry, una-una, ano muna to? I-promo edition to. Ano muna yung pagkain na hinanda mo para sa mga manonood na sa atin? Meron akong ube cheese ba to? From our friend, the Bread Lane. Medyo masarap siya. May cheese, you know. Okay, sure na. Tsaka, cold coffee. Yeah. Pang merienda. Ito naman. Siyempre. Hindi, yun nga. Siyempre, nasa buhay quarantine tayo ngayon. Ano yung... Kamusta ka? Kamusta ka sa buhay quarantine? Ano yung mga ano yung nagbago? Ano yung mga adjustment? Dahil lagi lang tayo nasa bahay, hindi nakakalabas. Siguro, masaya din kasi you get to spend time with your family. Mm-hmm. The whole day, you get to spend time. But at the same time, medyo nakakasad kasi nawawala tayo sa trabaho natin. Mm-hmm. Nakakamiss din yung maglaro ng basketball, mag-workout sa labas. To see our other friends and other families, ganun. Pero sa overall, wala naman tayo magagawa, bro. Eh. Kaya we're just, you know, happy na lang tayo na magkasama natin yung family natin. Okay. Hindi, yun naman. Punta tayo sa basketball. Gaano mo namimiss maglaro? Sobra. Sobrang namimiss ko maglaro, bro. Kung alam mo lang, baka masyado. siguro... Kahit di ako nakapaglaro sa labas, yung tipong namimiss mo kahit nasa bahay ka, gumagawa ka ng ring mo na, mm-hmm. Kahit maliit na ring lang, ganun ko kamiss yung basketball eh. Hindi, para naman dun sa mga fans mo. Paano, ikwento mo sa amin kung paano ka nagsimula sa basketball? Kailan ka nagsimula? Siguro yung mommy ko, bro, kasi... Dati kasi favorite sport ko talaga MMA. Uh-huh. So, nasa training ako noon, sira yung ilong ko, sparring. Okay. So, nabali yung ilong ko. Hanggang ngayon, bali pa to, hindi pa to naayos. So, pag-uwi ko ng bahay, nag-away kami ng mami ko, tigilan muna daw yung ganung sport. Uh-huh. Maghanap ka na ng ibang sport. Ayun, doon ako nahiligan yung paglaro ng basketball. Ilan taon yun, pre? High school ako. Okay. Siguro mga first year high school, second year high school, mga ganun. MMA yun si Ongo mo. Oh, bro, kasi since elementary ako, nagtitraining na ako eh. Umangat na ako first year high school, second year high school, third year. Siguro, I'm not sure kung second year or third year, parang ganyan. Okay. Kaya pala pati sa PBA, mahilig ka mag-MMA eh. Hindi, bro. Grabe ka, hindi. Wala ako, sumasabay lang ako sa inyo. Sa inyo lang ako natuto. Sa mga masyado kong kaibigan. Hindi, siyempre, natatandi namin na isa ka sa, kumbaga, yung isa ka sa pinakamahusay na player noon sa Adamson. Pero sino yung team or player ba na talagang gustong-gusto mong makalaban dati sa UAAP? Na parang talagang, pag siya yung makakaharap mo the next game, ay talagang pinaghahandaan. Madami eh. Nung time namin eh. Maraming mga galing eh. Katulad nila na Terrence, nila RR, uh-huh. Sila Jerick Teng, uh-huh. Sila Kiefer, yung mga ganun. Yung, siyempre, every game parang ang hirap eh. Kasi, kumbaga, nauna sila ma-expose sa basketball eh. Okay. So... Sa akin lang, galing sa Adamson, hindi naman ganun kalakas yung team namin dati. Okay. Parang every game is a dogfight for us. Kaya doon ko nakuha din yung mentality na ayaw ko mapapatalo kahit alam kong malakas yung kalaban. Sa ngayon naman, kung nasusubaybayin mo pa yung UAAP, anong mensahe ang gusto mong ibigay sa current team ng Adamson?
ang masabi ko, they have a good program ngayon under Coach Franz Pumayan eh. Siguro, sundin na lang siguro nila yung mga sistema ni Coach Franz and they'll be in a better place, much better than what we had before. Punta naman tayo dun sa ano, punta naman tayo sa professional level. Nung pagpasok na pagpasok mo sa professional, sa PBA, sino yung unang-unang, kumbaga, nag-welcome sa'yo sa PBA? Yung kayo, si Manong Tubid, first game natin yun. Ande, si Kuya Enrico pala, naalala mo yun? Tune-up game natin, oh, yung di pa ako sa PBA, nagka-fine kagad ako ng 25K. Dahil kay Ryan Aranya. Oo. Yung tune-up game na yun. Okay. Yun yung si Enrico, yun yung... Pero sa first PBA game, si Tubid. Ba't anong ginawa ni Robert sa'yo? Alam mo naman yung typical pag rookie ka, tinitira ka. Kaya ako, nilalapitan ko siya, sabi ko, Manong, pag-ililo din ako, wag mo ako ganyanin. Sabi ko, yun na ganun ko lang siya. Pero at the same time, alam mo naman, hindi ako natatakot kasi alam kong pag tinitira ako, nandiyan kayo eh. Ikaw tsaka si JR eh. Hindi ako natatakot yun. Hindi, dun naman sa ano, dun sa halos 6 na taon mo sa liga, ano yung, kumbaga, ano yung pinaka-memorable para sa'yo na kumbaga, pinaka-memorable mo na na-achieve or na nakuha nung sa loob ng 6 na taon mo sa liga? Siguro yung second year ko sa PBA. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung tiwala ni coach na binigay sa akin as a second year, parang medyo mataas na eh. Okay. Like what I said, never ako nagka-award sa UAP or kahit nung high school ako, ganun. Mm-hmm. Pero pagdating ko sa PBA, under coaching, nagka-award ako. Nanalo ata ako ng Most Improved at saka Mr. Quality Minutes ata yun. Okay. Saka yung all top 5 rookie ba yun, Bo? Yan. Pero that's all under coaching and Coach Caloy. Okay. Yun yung kumbaga, yun yung... Yung pinaka-memorable. Tsaka yung, siyempre, yung unang championship ko sa, unang champion ko sa PBA. Mm-hmm. Ibang ilang taon mo yun? Second year ko, 2016. Ah, yung nag-champion tayo. Isang taon yun, na-achieve mo lahat yun. Hindi, yung first year, natalo tayo sa Token Text. Naalala mo yun? Double overtime, game 7. Tapos noong pangalawang taon, doon tayo nag-champion. Alaska. Eh, import yata natin si Henderson na sa tayo yun eh. Okay. Alaska, sila PSI. Ito pinakamagandang tanong dito. Dapat din na tinatanong sa ito eh. Ang tinatanong sa iyo kung ano, kung nakailang away ka na sa court eh. Natututo lang ako sa inyo. Alam mo yan, bro. Alam mo yan. Huwag mo kaming idamay. Mas nauna ka pa sa aming makipag-away sa MMA, hoy. Hindi, iba naman sa basketball, iba naman. Pero sa team naman natin, wala. Sa game lang. Hindi. Yun nga, yun yung tanong. Napaaway ka na ba sa court? Paaway? Parang wala naman eh. Kunting kiskisan lang. Hindi ka na yun. Brotherly love lang yun. Hey, alam mo na tayo, wala. Respect ako sa lahat. Kaya nga yung hashtag ko, respect all fear, none lang. Okay. Nirespeto ko lahat naman, bro. Wala naman akong inaano. Siyempre sa akin, layo ko magpatalo eh. Okay. So outside the court, wala naman. Back to normal na. Then, last year, na-trade ka from TNT to LDX. Kamusta yung naging paramdam mo nung malalaman mo na magkakasama ulit kayo ni Coach Yeng, ni JR? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Yung mga mura ni Coach Yeng. Joke lang. Nami-miss ko kasi. Pero wala. Hindi, mula nung bumalik. Siyempre, nakaka-miss. Nakaka-miss lang kasi makakasama ulit si JR. Yung mga kulitan, mga ganun, yun ang namimiss ko eh. Parang bonding nga sa family. Ganun kami ngayon sa NX, parang tayo dati, nasa Reno Shine tayo.
Walang rookie-rookie, lahat parang pantay-pantay. Yun ang nami-miss ko eh, kasi basta yun lang. Ayaw na magsalita, baka baka ma-fine tayo. Nung pagbalik mo kay coaching, na kumbaga, siyempre tayo, pare-parehas tayong player ni coaching. Ano yun, nabindisyonan ka na ba ulit? Wala pa naman, wala pa naman. Sino yung paborito sa inyo ngayon? Ang paborito sa amin, medyo madami din. siguro si ngayon medyo si Mike Miranda. Medyo madami din. Pero yung bilang ano ni coach siguro yung mga veterano na sila JR yan. Eh nga, nung... Kumbaga, sawa na eh. Sawa na sa pagbumukha niyo ni JR eh, kaya hindi na kayo. Oo. Naghahanap si coaching ng bagong mukhang mumurahin eh. Tsaka si Sir Almas. Namimiss ka na nga daw niya, tsaka si Almasan eh. Wala, malabo. Bahala kayo dyan. Sa PBA, sa mga kapastuhan mo, sino yung top 3 guards para sa iyo? Isa lang idol ko sa PBA na lang kasi kayo eh. Yung ginagaya ko yung laro ko sa kanya eh. Siguro si Ryan Reyes. Hi to all our Kapamilya sports fans worldwide. Thank you for watching Extra Rice. Can't get enough of our latest episodes? Subscribe now to ABS-CBN Sports YouTube channel and don't forget to ring the bell to be updated with our latest.